Sa pagpapatuloy ng balikatan exercises, magkakasamang nagpatrulya ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France sa Sulu Sea. Mula roon, tutungo sila sa West Philippine Sea para sa group sail na bahagi ng pagsasanay. Saksi si Ian Cruz. Isa-isang umalis ng Puerto Princesa City ang French frigate na Van Damier, ang dambuhalang landing dock ship na USS Harper's Ferry ng Amerika at ang patrol vessel ng Pilipinas na BRP Ramon Alcaraz. At ang landing dock ship na BRP Davao del Sur, kanina nagkita-kita na ang mga barko ng iba't ibang kalahok na bansa sa dagat sa bisinidad ng northeast ng Palawan para sa iniensayong division tactics o formation ng mga barko. Ito ang pagsisimula ng serye ng multilateral maritime exercise na bahagi ng balikatan exercise. This activity will actually build yung confidence ng ating bridge day na nandito. Together with the other participants, with this exercises, yung close maneuvers natin, definitely it will increase their capability to work together. Sabay-sabay na nagpapatrolya dito sa Sulu Sea ang mga barko ng Navy ng Pilipinas, Amerika, pati na ng Pransya. Pauna pa lamang ito dahil sa mga susunod na araw, lilipat sila sa West Philippine Sea para isagawa ang inaabangan na group sail. Sa unang pagkakataon, lalabas ng 12 nautical miles na territorial waters ng Pilipinas ang isang maritime exercise ng balikatan. Dadalhin ito sa West Philippine Sea, pasok pa rin sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan agresibo ang China. Mahalaga raw ang pagpapatrolya natin sa ating EEZ kasama ang mga kaalyado. It's very significant to show that we have partners specifically on ensuring maritime security within the Indo-Pacific region. Nitong Martes, sinabi ng Philippine Navy na umakyat na sa 110 Chinese militia vessels ang nasa West Philippine Sea, malayo sa kanyang weekly average na mahigit 30 hanggang 60 vessels sa nakalipas na mga linggo. Iba pa ang mga nakakalat ng barko ng China Coast Guard at warship ng People's Liberation Army Navy. Kaya paano kung may lumapit na Chinese vessels sa gitna ng balikatan exercise? Sa tingin ko walang magiging problema because this is an annual event naman between the US and the Philippines. And we will continue with our exercises. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.